Ang title po ng ating preaching or devotion po ngayong gabi ay I am that I am. I am that I am. Basahin po natin, kung kayo po ay may mga Biblia, sundan niyo po ako sa Exodus chapter 3. At ito po ay isang famous na story sa Bible tungkol po kay Moses. Ayan, isa sa mga talagang pinagpipitagang characters, Bible characters in the Bible, si Moses. At basahin po natin yung kanyang, ang pagtawag po ng Panginoon kay Moses. Verse 3, chapter 3, verse 1. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So, alam po natin yung istorya na si Moses nakakita ng isang burning bush, pero hindi po nasusunog o natutupok ng apoy yung bush po na yun, at siya po ay nagulat po doon. Of course, alam po natin na ito po ay dadalhin siya sa pagtawag ng Panginoon sa ministeryong kanyang gagawin. Verse 3, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here am I. And he said, draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee when thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Ito na po yung key verse po natin, verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. Pag tinignan niyo po sa Biblia niyo po, all caps po yan. I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Verse 15, and God said moreover unto Moses, thus shalt thou say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Amen. Go and gather the elders of Israel together, and say unto them, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely visited you, and seen that which is done to you in Egypt. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, unto a land flowing with milk and honey. And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and ye shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. And I am sure that the king of Egypt will not let you go, no, not by a mighty hand. Ayan, sabi ng Panginoon, sure siya na
hindi kayo papakawala nung Pharaoh. Ano pong gagawin yung Panginoon? And I will stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I will do in the midst thereof, and after that, he will let you go. And I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house jewels of silver and jewels of gold and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. Napakagandang storya po. This is the call of Moses. Kinausap po siya to a burning bush, at pinakita dito ng Panginoon kay Moses na siya ang Diyos. Siya talaga ang Diyos. Alam niyo po, medyo backtrack lang po tayo ng kaunti, no? Ang pinanggalingan po nito, si Moses po, for 40 years already, siya po ay namumuhay na bilang isang shepherd, isa pong pastol ng mga tupa sa Midian Desert. Kasi kung maalala po natin, he fled Egypt, di ba? He is a prince of Egypt, sa po siyang prinsipe sa Egypto. Kung alam niyo po yung storya, na nung pinapatay po ng Pharaoh, may isang Pharaoh po sa Exodus chapter 1, may Pharaoh na po na dumating na hindi na po nakikilala si Joseph. So this should be parang many years, decades nang nagpass since Joseph was alive. So hindi na niya natatandaan si Joseph. Kaya nung nakita nila ngayon na dumadami ngayon yung mga Hebrews, yung mga Israelites, na threaten ngayon sila na baka mamaya sa sobrang dami nila biglang pumunta sa kalaban ng Egypt at mag-revolt yung mga Hebrew sa mga Egyptians. So gusto nilang ipapatay na yung mga lalaking sanggol para ma-minimize yung population ng mga Israelites, di ba? So actually yung pinag-aaralan ko tong Exodus kasi po ngayon nasa Exodus po yung pinag-aaralan ko po ngayon, aside from other verses in the Bibles na pinag-aaralan ko po. Ngayon po nakatutok din po ako sa Exodus at sobrang appreciate ko lalo na yung mga midwives na nag-save ng mga lalaking bata na Israelites. Tapos yung sa chapter 2, di ba, nung humingi ng tulong na. Kasi ang ginawa po ng mga Egyptians, talagang pinahirapan nila yung mga Israelites. Pag tinignan nyo po sa chapter 2, pag tinignan nyo po ang Exodus chapter 2, ayan, tama. Sabi po ng mga Israelites, verse 24, and God heard their groaning. Buta tayo sa 23 pala. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died. So namatay po yung hari po na yon, yung Pharaoh, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. So in short, namana pa rin po kung gaano kalupit yung Pharaoh na nagpapatay po ng mga Egyptian sons, tapos nagpahirap po, walang mercy, na nagpagawa ng mga mabibigat at trabaho sa mga Israelites, inalipin po ang bayan ng Israel, kahit namatay po siya, namana pa rin po ng mga sumunod po, yung ganung ano po, kaugalian. So, and the children of Israel sighed by reason of the bondage. So, ang reason kung bakit sila lumapit sa Panginoon is because of their bondage. And they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. So, nakita niyo po yung chapter 2, verse 23, talagang in-emphasize po talaga, no? Yun talaga yung reason kung bakit sila tumawag sa Panginoon, by reason of their bondage. Kasi lang nyo po naiisip ko din, baka yung mga Israelites sa sobrang tagal nila sa Egypt, na-adapt na nila in a way yung mga kaugalian o paniniwala ng Egypt. Alam po natin na yung Egypt hindi naman po siya isang banal na bansa, paganong bansa po ito. At maybe some of them na-imitate na po yung practices po ng mga Egyptians. At tumawag sila sa Panginoon by reason of the bondage. Verse 24, and God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Actually, gumagawa po ako ngayon ng outline dito sa verse 25. Yung sinabi tong God had respect unto them. Ang idea po niyan, pag tinignan po yung ibang mga translation, sinasabi nila, and God knew, or and God knew it was time. So parang idea nito is, God knows or God knew it was time to help Israel. Maybe for a certain time, a certain a long period of time, baka nakalimutan na nila ang Panginoon. This time, di nila sila ngayon sa paghihirap,
and now they are asking God to save them. Minsan ganun po ang buhay ng isang Kristiyano eh, no? Kung hindi tayo dinaan ng Panginoon sa paghihirap, hindi natin maaalala ang Panginoon. Nakakalungkot po, pero yan po ang buhay ng isang Kristiyano. Marami pong Kristiyano na kapag pinagpala, nakakalimot sa Panginoon. Remember the 10 lepers? Pinagaling lahat sila ng Panginoong Jesus, pero isa lamang po ang bumalik. Nagtataka tayo sa maraming bagay, bakit dumadaan tayo sa paghihirap? Alam natin, common po yan sa buhay ng isang Kristiyano. Common po yan because we are only travelers in this world. Diba? Sojourners lamang po tayo. This is not our home. So talagang may persecution, may poverty, may mga problems, diba, tayo pagdadaanan. Pero isa sa reason yan kung bakit tayo may mga problems sa pagdadaanan, kasi gusto ng Panginoon maalala natin siya. Gusto ng Panginoon makita natin siya na Diyos natin siya. Kasi baka nakalimutan natin na Panginoon natin ang Panginoon eh. Dahil sa mga blessings, nakalimutan mo na ang Panginoon, nakalimutan mo na kung sino ang nagbigay sa'yo ng blessing na yan. Yung sa Bible study ko pa, kung nga po pag Thursday, isa sa nasabi ko sa kanya, kasi ang topic po namin about prayer. So, sabi ko, ang dami kong nakilalang mga Kristiyano na naghanap ng ganitong blessing, naghanap ng trabaho, naghanap ng business, pero ang dinala ng Panginoon sa tagumpay, nakalimot sa Panginoon. Sabi, meron pa nagbabargain na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, promise, gagawin ko to sa iyo. Promise, bibigay ko yung tithes and offering ko. Promise, magsusupport ako sa mission. Promise. Pero nung nandun na yung pera, nung nandun na yung trabaho, nung nandun na yung blessing, nandun na yung promotion, lahat nakalimutan ang Panginoon. Minsan diyan tayo ng Panginoon sa mga problema para maalala natin na meron tayong Panginoon at lalapit tayo sa Kanya. Ang magandang mga tipo ng Kristiyano na kahit pagpalain, kahit nasa mahirap na parte ng buhay, nasa mayaman na parte ng buhay, eh tumatawag pa rin sa Panginoon. Kaya nga yung sinasabi ko eh, yung sa prayer of Jabez, kaya pinagpala si Jabez. Ano po ba yung nakalagay sa prayer niya? Ang nakalagay po sa prayer niya, na pagpalain siya ng Panginoon, enlarge yung coast niya, and that the Lord will be with him. Ni-request siya sa Panginoon na hindi lamang siya pagpalain, kundi sana, Panginoon, nandun ka pa rin sa lugar ng pagpapala na yon. Na sana, Panginoon, walang evil na dumating sa akin. Yun yung magandang prayer, kasi tinupad ng Panginoon yung prayer na yun. Eh. Kasi ang prayer niya na, Lord, kahit pagpalain mo ko, sana hindi kita makalimutan. Lord, pag pinagpala mo ko, sana hindi ako mapunta sa masama. Kasi yung blessing dapat, nilalapit tayo nito sa Panginoon. Hindi dapat ito nilalayo tayo sa Panginoon. Bakit nalulus natin yung mga blessing? Because andyan yung blessing, lumalayo naman tayo sa Panginoon. Hindi yun ang purpose ng blessing. Ang purpose ng blessing is to make you closer, to bring you closer to the Lord. So ito, maganda pa alala to. Ngayon, sabi ng Panginoon, nakita niya yung bayan ng Israel, and sabi niya, okay, time na. It is time. I knew this is now the time to help them. And so, pasok tayo sa chapter 3, tinawag si Moses, nakapatay ng isang Egyptian, di ba? Kaya umalis siya, kasi masama yung pumatay dun sa Egypt, death penalty din ang katapat nun. So, umalis siya ng Egypt, tapos nagstay siya sa Midian from being a prince, di ba? From being a royal son of Egypt, kahit di naman talaga siya Egyptian, Hebrew po talaga siya, pero di ba, in-adopt siya ng anak ng Pharaoh, ng daughter ng Pharaoh. So from being a royalty, naging shepherd. At alam niyo po ba, tinitignan po ang shepherd sa Egypt as a very low profession. Sa culture po ng Egyptians, ayaw nila sa mga shepherd kasi parang tingin nila dyan mabaho, maduming trabaho. Yan po ang tingin nila. So from being a royal prince, naging shepherd po si Moses. Nagtago for 40 years sa Midian. At nung nakita na niya ang Panginoon sa burning bush, nakita niya yung miracle ng Panginoon sa burning bush, dito na po nagsisimula ang lahat kung saan i-accomplish po ni Moses ang napakalaking task ng yung Exodus po. Kaya ang Exodus po yun eh, pag-alis po ng bayan ng Israel sa Egypt at pagbalik po sa Promised Land. Although hindi nakakarating si Moses sa Promised Land, at sana po ilang days lang yung journey nila sa wilderness, pero dahil sa katigasan ng ulo ng Israel, umabot din sila sa 40 years. Oh. So sa dami po ng mga taon na nagpaikot-ikot sila sa wilderness dahil po sa katigasan din po ng ulo
ng mga Israelites. Pero ang gusto ko po makita dito, yung sinabi po ng Panginoon sa Genesis, sa Exodus chapter 3 verse 14. And God said unto Moses, I am that I am. Napukaw po nito yung aking pong interest. Bakit sinabi ng Panginoon? Ano po yung ibig sabihin ng I am that I am? Anong relevance ito sa akin bilang isang Kristiyano ngayong nabubuhay sa 21st century? Ano ngayong relevance ito sa akin na nandito na tayo sa church age? Na ang Panginoon, ang I am that I am. Ngayon, nung pinag-aaralan ko po siya, tandaan niyo po ha, ang tanong po ni Moses, anong sasabihin ko sa mga tao? Sino ka, Panginoon? Alam ng Panginoon, alam ni Moses na siya ang Panginoon. Ang kausap niya ang Panginoon. Pero ang nasa isip ni Moses, anong sasabihin sa akin ng mga tao? Paano nila ako paniniwalaan na sino ang kausap ko? Ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, I am that I am. Ang ibig sabihin po ng I am that I am, una po, God has no equal. Wala po siyang katumbas. Gustong ipakita ng Panginoon kay Moses na wala siyang katumbas. Ang Egypt po, ang dami po niyang Diyos. Ang dami po niyang sinasambang mga gods and goddesses. Meron silang goddess, God of the Sun, meron silang God ng family, meron silang hippo goddess, di ba? May crocodile goddess sila, may cat. So ang dami talagang mga Diyos tsaka Diyos-Diyosa na mga Diyos-Diyosa ng Egypt. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon kay Moses, wala akong katumbas. I have no equal. Yan ang sabihin mo sa bayan ng Israel. I have no equal. I am that I am. Wala akong katumbas. Alam niyo po, pinakita po ng Panginoon sa 10 plagues. Yung mga salot po na pinakita ng Panginoon sa bayan ng Egypt para po makaalis ang papayagan ng Pharaoh na umalis po ang mga Israelites. Diba sabi ng Panginoon, hindi papayagan ng Pharaoh ang pag-alis ng mga Israelites, pero magpapakita ako ng mga miracles, magpapakita ako ng mga wonders, ng mga signs na siyang magdudulot sa Pharaoh na paalisin o palayasin ang Israel sa bayan ng Egypt. Alam niyo po, kada, nung pinag-aaralan ko po yung mga plagues, kada plague po, meron pong dinideal na certain God ang plague na yon. For example, yung ginawa ng Panginoong dugo, ang River Nile, di ba? Matindi yon kasi napaka-importante sa kanila ng River Nile. Yung naging dugo ang mga tubig sa Egypt, matindi po yon na parang pangmamaliit sa Diyos-Diyosa ng Egypt, lalo na yung, di ba kasi matindi po, yung Nile po sa kanila, center of their life po yan. So, importante sa kanilang tubig. Remember, ang Egypt, hindi naman siya nabubuhay sa isang forested area. So, medyo disyerto din po ang Egypto. So, parang, nung ginawa ng Panginoon na tinurn to blood ang mga tubig sa Egypt, grabe, ang tinira agad ng Panginoon yung Diyos nila sa Nile. Yan agad ang tinira ng Panginoon. So, talagang pinakita ng Panginoon na walang saysay ang mga pinaniniwalaan ng mga Egyptians. Kaya nga, sinasabi ko agad ni Lord, ng Panginoon, kay Moses, I am that I am, wala akong katumbas. Ano pa? God has no end, wala akong katapusan. Gustong ipakita ng Panginoon na wala siyang katapusan. Sinabi ng Panginoong Jesus, siya yung Alpha, siya yung Omega. Sinabi ng Panginoong Jesus na simula pa lang ng panahon, nandun na siya, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Diba? Sabi sa John. So, talagang ang Panginoon nandun na mula sa umpisa at hindi po siya natatapos. Wala po siyang kamatayan. Wala po siyang katapusan. Ang Panginoong Jesus namatay, pero nabuhay magmuli. At ang pangatlo po, ang ibig sabihin po ng I am that I am, God has no errors. Wala po siyang weaknesses. Wala po siyang kamalian o kahinaan. Gusto mong ipakita ng Panginoon kay Moses na ito ako. Ito ang Diyos na sasambahin mo. Ito ang Diyos na mag-aalis sa Ehipto. Walang katumbas, walang katapusan, walang kamalian, walang kahinaan. I am that I am. Kaya nga kung ikaw ay nasa lugar pa rin ng kahinaan, nasa lugar ng kamalian, nasa lugar ng kahirapan, tandaan mo, meron tayong Panginoon na mag-aalis sa iyo dyan. Kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, kayang-kaya kang alisin ng Panginoon sa pinagdadaanan mo. With the plagues, with the miracles, with the amazing deliverance that God brought to the Israelites,
He became their great I am. Alam niyo po ba, habang binabasa ko po itong Exodus chapter 3, tapos tumuloy ako sa Exodus chapter 4, nakikita ko dito yung reception pa rin po ni Moses. Na kahit sinabi ng Panginoon na wala akong katumbas, wala akong katulad, wala akong katapusan, wala akong kamalian, wala akong kahinaan, alam niyo po si Moses, punong-puno pa rin po ng doubts. Buti na lang, napaka-patient ng Panginoon sa kanya. Tingnan niyo po sa chapter 4, ah. Sabi po niya sa chapter 4, verse 1, "And Moses answered and said, But behold, they will not believe me nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee." Panginoon, hindi sila maniniwala sa akin kasi sasabihin nila, di naman nagpakita sa'yo yung ano eh, yung Panginoon eh. Hindi naman kiko kinausap ng Panginoon eh. Anong sabi ng Panginoon? Ano yung nasa kamay mo? Rod. At yung rod na yon ginamit ngayon yung Panginoon yon para maniwala po, hindi lang po ng Israel, kundi yung mga Egyptians. Hindi po natapos doon. Sabi din ni Moses, verse 10, chapter 4, verse 10, "And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent." Hindi ako magaling magsalita. "Neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue." Parang nag-uusap tuloy kami ni Pitcher Jaja nung nakaraan. Nagpe-fellowship kami ni Pitcher Jaja sa telepono. Sabi ko sa kanya, "Pitcher Jaja, nabibless ako sa'yo. Pati sa pagpipitch mo, nabibless ako sa'yo." Tapos sabi ni Pitcher Jaja, "Ano eh, bulol ako eh." Sabi ko, "Ako rin naman bulol. Si Moses din naman bulol." Sabi nga dito, oh, eloquent, di daw siya eloquent, di daw siya magaling magsalita, slow of speech, and of a slow tongue. Eh, buti nga si Moses, slow tongue lang eh. Ako nga, tongue-tied pa po ako eh. Pero ginagamit tayo ng Panginoon para talagang i-share ang word of God. Sabi ko nga, nagtataka ako, bakit ako ginagamit ng Panginoon to speak? Eh, mas magaling ako magsulat. Hindi naman po sinas nagayabang po ako, pero binigay po talagang gift sa akin ng Panginoon, yun yung pagsusulat. Pero ginagamit din po ako ng Panginoon sa pagsasalita. So, sabi ko, Lord, talagang hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi kung anong kaya mong gawin sa buhay ko. Hindi po ako magaling magsalita. Bulol po ako. Katulad nga, nabubulol nga po ako eh. Talagang pag ano, wala akong letter R, niloloko nga po ako ng maraming mga tao dahil po sa mga pronunciation ko, pag letter R na po eh. Kasi talagang hindi ko kaya bigkasin yung letter R. Naalala ko tuloy yung parang quiz namin sa nung elementary pa ako, recitation. Tapos, bubulot kami ng mga tongue twisters. Eh, sa totoo lang po, kayang-kaya ko yung mga tongue twisters na yan. So, yung mga Peter Piper, pick a peck of a pickled pepper. Yan, bubulot na po ako, di ba? Huwag ko na nga gawin siguro. So, pero kaya ko pa yun. Minikani ko ni Monica, ang makina ng minigan ni Monica. Kaya ko yung mga tongue twister na yan. Ang nabunot ko pa po, yung napaka, sabi sa kanila, napakadali, pero sa akin napakahirap, napaka-imposible. Mababa yung grade na nakuha ko noon kasi ang nakbunod ko po ay truly rural. Ayan, nabubulol na po ako. Truly rural. Yung isa pa nga lang po na bigkasin ko po yan, nabubulol na ako. Mas pa ulit-ulit kong sasabihin yan. So, ayun po, mababa po yung nakuha ko pong grade noong time po na yon. Pero alam niyo po, nakita ko dito, si Moses, ang dami niyang excuse sa Panginoon. Ang dami niya excuse. Pinakita nga ng Panginoon eh, I am that I am. Kaya kong gawin ng lahat para sa'yo. Wala ka nang hihingiin. Wala akong katumbas. Wala ka nang kakailanganin pa. Pero ito si Moses, sinabi pa niya, Lord, hindi ako eloquent. I'm of a slow speech and of a slow tongue. Anong sabi ng Panginoon? "And the Lord said unto him, Who hath made man's mouth? Or who maketh the dumb or deaf or the seeing or the blind? Have not I the Lord?" In short, pinapakita nito ng Panginoon yung kanyang power, yung kanyang sovereignty, yun ang pinapakita ng Panginoon. So, ano pa? Ano pang sinabi ni Moses sa pangatlong beses? Verse 13, "O my Lord, send, I pray thee, by the hand of him whom thou wilt send." So, wag na lang ako, Lord, parang gusto yung sabi ni Moses, wag na lang ako, Lord, iba na lang. Iba na lang ibigay mo. Alam nyo, nagalit na po sa kanya ang Panginoon. Pero, pag nakita nyo doon, hindi niya inalis agad si Moses. Hindi niya inalis. Wag na nga ikaw. Sige, iba na nga ang tatawagin ko. Sabi ng Panginoon kay Moses, di ba kapatid mo si Aaron? O sige, siya yung magiging spokesperson mo. Minsan, ang dami natin excuse sa Panginoon eh. Kahit pinakita na ng Panginoon kung gaano siya ka-great, kung gaano siya
ka, 'di ba, ka-powerful sa buhay natin, bakit ang dami pa nating excuse sa Panginoon? Hindi ba siya na yung I am that I am? Dapat enough na 'yon para pagtiwalaan natin ang Panginoon sa kung anong dapat gawin niya sa buhay natin. Minsan iniisip natin na, naku, paano kaya ako nito pag ginawa ko, pag sinakripisyo ko to, paano kaya ako bukas? Pag sinunod ko ang kalooban ng Panginoon, paano ko kaya mapapakain ang pamilya ko? Paano kaya ang future ko? Minsan kailangan mo lang sumunod. Minsan kailangan mo lang magtiwala at hayaan mong Panginoon ang magbigay sa iyo. Kasi, di ba, nagkatrabaho naman tayo. Nag-aaral naman tayo. Di ba? Pero kung wala doon ang kamay ng Panginoon, kahit magtrabaho ka na magtrabaho, kahit mag-aaral ka na mag-aaral, kung wala ang kamay ng Panginoon doon, wala rin pong saysay yan. Bakit ang daming Kristiyano, taga-taga na nagtatrabaho, hindi pa rin mayaman? Kasi baka hindi naman ginagamit para sa Panginoon. Pero merong mga tao naman na hindi rin naman mayaman, pero faithful sa Panginoon, pero satisfied sila. Bakit? Because nandun yung trust, nandun yung pananampalataya nila sa Panginoon. Now, tingnan po natin. Sabi ko po kanina, nung binabasa ko to, napukaw po yung attention ko na anong relevance ngayon ng I am that I am sa mga Kristiyano sa sitwasyon natin ngayon. At nung pinapag-aralan ko po ang buhay ng Panginoong Jesus, ito po ang na-discover ko, that even our Lord Jesus Christ is our great I am. Ang ating pong Panginoong Jesus is also our great I am. Point number one, ayan po, simulan na po tayo sa ating pong preaching. Ayan po, sabi niyo, tagal naman po ang introduction niyo, PNG. Pero saglit lang naman po tayo. So, verse na, point number one, in our deficiency, He is our I am. Sa ating pong kakulangan, ang ating Panginoong Jesus, ang ating great I am. He is I am that I am. John chapter 6 verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Ang Panginoon ang tinapay ng buhay. Alam niyo po, pag tinitingnan po natin, pag binasa niyo po yung Matthew chapter 6, pag inuna niyo ang Panginoon at ang kanyang kaharian, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng needs mo. Remember the miracle of the two fishes and five loaves of bread, 'di ba? So yung pinapakita doon yung provision ng Panginoong Jesus, the provision of our Lord Jesus Christ, na kahit sa deficiency, sa kakulangan natin, sa kahirapan po natin, nandun po yung great I am natin. Kung paano po naging great I am ang Panginoon kay Moses, sa mga Israelites, sa panahon po natin ngayon, ganun din po ang Panginoon. He will be our provider. Kaya sana po wag po tayong manghihinawa na magtiwala sa Panginoon. Wag po tayong mapapagod na magtiwala sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Ako po wala po akong trabaho ngayon, pero hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. Pag iniisip ko, okay, wala akong kakainin ngayong araw na ito, pero bigla na lang may magbibigay sa akin, bigla na lang may mag-chat, may magpapadala ng pagkain. Syempre, of course, di ba, syempre, nahihiyari naman ako sa akin kapatid kung lagi akong hihingi sa kanya, pero alam nyo, never akong pinabayaan ng Panginoon. Never akong pinabayaan ng Panginoon. So, talagang sinabi ko sa Panginoon, thank you Lord, you are my great I am. You are my great provider. Lahat ng lalapit sa Panginoong Jesus ay hindi magugutom. Lahat ng lalapit sa Panginoong Jesus ay hindi mawawalan. Kaya kung ikaw ay mayroong deficiency na nararamdaman, kung feeling mo kulang, may need ka, 'di ba, may pangangailangan ka, lapit ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon because He is our great I am. Wala siyang katumbas, wala siyang katapusan, wala siyang kamalian, wala siyang kahinaan. He is our all-powerful God. Naalala ko tuloy yung preaching ko nung nakaraang Sunday sa mga young people. Si Peter naglakad sa tubig. Nung tumingin siya sa alon, siya po ay lumubog. Pero nung tumingin siya ulit sa Panginoon, siya po ay iniangat ng Panginoon. At alam niyo po, sa lahat ng kakulangan po natin, laging Panginoon po dapat ang ating pong lapitan. Laging Panginoon po dapat ang ating sandigan. Yes, meron tayo mga kaibigan. Yes, meron tayo mga kapamilya. Pero tandaan niyo po, lahat po ng mga yan ay instrumentong ginagamit lamang po ng Panginoon. Panginoon pa rin po. At dating ang panahon na hindi niyo po sila mapapagkatiwalaan. Dating ang panahon na hindi niyo po sila maaasahan. Pero ang Panginoon po, lagi po nating maaasahan. It is better to trust in the Lord than put confidence in man. So, even in our deficiency, the Lord Jesus is our great I am.
the provisions of our Lord Jesus. Pangalawa po, in our darkness. Madilim ang mundo mo ngayon, madilim ang thoughts mo, nasa depression ka, talagang nasa lugar ka ng kamalian, ng kasalanan, the Lord Jesus is still our great I am. Tignan natin yung istorya to ng Israel. Ang Panginoon, pinakinggan sila sa panahon na napakadilim ng kanilang binabagtas. Na, sa panahon na sila ay nahihirapan, sila ay pinipersecute, sila ay sinasaktan ng kanilang mga taskmasters. Ano po ang dealing ng Panginoon? I know that this is the right time to help them, sabi ng Panginoon. And you know, even in our darkness, the Lord Jesus is our great I am. John chapter 8, verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ano yung makita ko po dito? The pattern of our Lord Jesus. Sa kadiliman po natin, nandun ang pagpapatawad ng Panginoon. Sa kadiliman po natin, nandun ang ilaw ng Panginoon. Sa kadiliman po natin, nandoon ang yakap ng Panginoong Jesus. Kaya nga, sabi dito, siya ang ilaw ng sanlibutan. Lakat ng susunod sa kanya ay hindi maglalakad sa kadiliman. Magkakaroon ng light of life. Nandun ang pattern ng ating Panginoong Jesus. You just have to trust the great I am. You just have to trust the Lord in your life. You just have to seek the Lord in times that you are in the darkness. Point number three. In our distress, our Lord Jesus is our great I am. In our distress, He is our I am. Ang kinuha ko pong verse nito is John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Alam niyo, nakita ko po dito, the protection of our Lord Jesus. Kapag siya po ang iyong pastol, kapag siya po ang iyong great shepherd, di ba po, pag pinagkatiwala mo sa kanya ang iyong buhay, lahat ng mga pag-iisip mo, kasi di ba pag ang tao dumadaan sa depression, parang nawawala sa kanya yung hope. Tama po? Naintindihan ko po kayo, naintindihan po tayo ng lahat ng mga dumadaan sa depression. Ang nawawala po sa atin yung hope, ang nawawala po sa atin yung kasiyahan. At kaya ang daming mga nade-depress na tao, dumadaan sila, dumarating sila sa part na sinasaktan nila yung kanilang sarili, gusto nila magpakamatay. Bakit po? Because nawawala sa kanila yung hope. Pero ang Panginoon, Jesus, ang ating lively hope. Kaya nga kanina po sa devotion ko po, tungkol po kay Job, sa mga nakabasa po, sabi ko doon, huwag niyo nga hayaan, naniniwala po tayo sa depression, naniniwala po tayo sa discouragement, naniniwala po tayo sa disease, sa mga sakit, pero huwag niyong akayaan na makontrol niyan ang spiritual progress mo. Kasi yung physical at saka yung psychological, yung mental state, totoo po yan, napapagdaanan po talaga yun ng mga tao, lalo na sa dumadaan po sa trauma, sa dumadaan po sa mga nakakalungkot na parte ng buhay, pagdadaanan po talaga yan, at merong mas malalang dumadaan po talaga dyan. Pero wag po nating hakayaan na makontrol po ng physical na pinagdadaanan po natin, ng psychological na pinagdadaanan po natin, ng mental po na pinagdadaanan natin, ng emotional po na pinagdadaanan po natin, ang ating pong spiritual na progress po natin. Alam niyo po, kapag ang isang Kristiyano nagpasakop sa kanyang mga iniisip, ang susunod na maapektuhan po niyan ay ang kanyang spirit. Ang kanyang spirit, spirito po. At pag naapektuhan po ang kanyang spirito, ilalayo po yan ng depression mo, ng disease mo, ng discouragement mo, ilalayo ka niyan sa Panginoong Jesus. Ibablock niyan yung espiritu, yung banal na espiritu, yung binubulong sa iyo ng banal na espiritu. Kaya dapat lagi tayo maging aware sa even in our distress, nandiyan ang Panginoong Jesus. He is our great shepherd. He is our good shepherd rather, na willing siyang ibigay ang buhay niya para sa sheep. Protection. Kasi yung mga dumadaan sa depression, yung dumadaan sa mga matitinding mga pinagdadaanan, gusto nila, tapusin nila ang kanilang buhay. Tandaan niyo po, even in your depression, even in your distress, even in your disease, even in your discouragements, the Lord can protect you from death, from those factors. Gusto ko pong iano sa atin na iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Meron tayong iba-ibang dealings ng Panginoon. May iba-iba tayong mga daan. Hindi para i-judge natin ang bawat isa. Pero tandaan po natin, mga Kristiyano po tayo unang-una.
ang battle po natin ay more of a spiritual battle, more than a psychological battle, more than a physical battle, more than an emotional battle. We are spiritual warriors. So gagamitin ng kaaway lahat ng yan para matanggal ka sa spiritual na paraan, sa spiritual na nature mo, para matanggal ka ng kaaway dyan. So wag po tayo magpapatalo sa kaaway. Nandun ang Panginoong Jesus in our distress. He is our good shepherd. Naaalagaan ka niya, napoprotektahan ka niya, na hindi niya kakayaan may mangyari sa iyong masama. You just have to trust Him. You just have to stay in His presence. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Di ba yung Psalm chapter 23, napakaganda pong group of verses niyan. Kailangan mo lang talagang magstay sa Panginoon, magtiwala sa Panginoong Jesus. Kasi pag ikaw ay nawala, ang mawawala sa iyo, di ba? Yung embrace ng shepherd. Of course, hahanapin ka pa rin ng Panginoon. Pero paano pag ang Kristiyano ayaw magpahanap? Hinahanap na ng Panginoon, ayaw pa rin magpahanap. Nakita ko dito sa kwento ni Moses, di ba, yung sa kwento po ng mga Israelites, talagang pinakita ng Panginoon na siya, sa time ng distress, nandoon ang Panginoon. Sa time na nahihirapan ang bayan ng Israel, sabi ng Panginoon, I know that this is the right timing and God had respect unto them. In our distress, sa atin pong pamumuhay bilang mga Kristiyano sa panahon ngayon, God is still, Jesus is still our great I am. Fourth point, in our death, ito po, bago PNG, kamatayan na. In our death, He is still our great I am. John chapter 11, verse 25, Jesus said unto her, I am the resurrection. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Alam niyo, nakita ko po dito, the preservation of our Lord Jesus Christ. Kahit mamatay ka ngayon, kung ikaw ay totoong ligtas, ang Panginoon may nireserve na para sa iyo. Ang Panginoon hindi magsisis yung existence mo. Hindi ka mapupunta sa eternal punishment. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, mapupunta ka sa eternal life. Eternal fellowship with our Lord Jesus. Talagang nakita natin dito yung pinipreserve niya ang bawat isa sa atin. Kaya nga magkasakit ka, ma-discourage ka, mamatay ka, 'di ba? Nandun pa rin ang Panginoong Jesus. He already conquered death. At 'yan ang napakagandang hope sa ating mga Kristiyano. Na kahit mamatay tayo, nandun ang hope natin ng langit. Na kahit mabuhay tayo ng matagal at dumating ang Panginoong Jesus someday, nandun pa rin ang hope ng kinakalap natin. He is our blessed hope. Our Lord Jesus Christ is our blessed hope. He is the resurrection and the life. He is our great I am. Kaya nga, pagtitingnan po natin, no, sa buhay po na ito, huwag na po tayong magulat pag tayo po ay nahirapan. Huwag na po tayong magulat pag may mga giyera, pag may mga pandemya. Huwag na po tayong magulat pag may mga nagpatayan ng mga brutal na patayan. Kasi ang mundo po pasama ng pasama. Hindi po pabuti ng pabuti. Pero, ang Panginoong Jesus, paparating na po. Nanalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Jesus. And He is our blessed hope. Someday, kukunin niya po tayong lahat sa kalangitan. At tayo po ay magiging forever fellowshipping with our Lord Jesus. That is our hope. Diba? Yan po dapat ang ating asahan. Huwag po tayong manghihina. Meron po tayong mga namatay na mga kapatiran, kamag-anak. Kung sila ay tumanggap sa Panginoon, dapat masaya pa rin po tayo. Malungkot po na hindi na po natin sila makakasama. Pero dapat po yung makita po natin yung hinaharap na makakasama pa rin natin po sila sa kalangitan. Yan po ang encouragement ng Apostle Paul sa Church of Thessalonica. Na na-depress sila, na nalungkot sila, na may mga namatay sa kanila, na parang iniisip nila, parang wala nang pag-asa, pero sabi ng Apostle Paul, someday, magsasama-sama tayo sa kalangitan. In a twinkling of an eye, di ba, talagang kukunin din tayo ng Panginoon at makakasama din natin yung mga namatay kay Kristo. Di ba, the dead in Christ shall rise first, sabi din ng Apostle Paul, may hope para sa Kristiyano. Katulad ng hope na binigay ng Panginoon sa bayan ng Israel, may hope para sa bawat Kristiyano. Huwag po tayong manghihina. And last po, in our direction, Jesus is still our I am. He is our great I am. John 14, chapter 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me.
Sa bawat direksyon po natin, sana po ang Panginoon pa rin ang kasama natin. Siya po ang daan. Siya po ang katotohanan. Huwag po tayong pumunta sa kataliwas na daan. Huwag po tayong pumunta sa daan na mapupunta tayo sa kasamaan. Huwag po tayong pumunta sa daan na mapupunta po tayo sa destruction. Doon tayo sa daan ng Panginoong Jesus, because no man cometh unto the Father but by the Lord Jesus only. Ang nakita ko po dito, yung path ng Panginoong Jesus, the path of our Lord Jesus Christ. He prepared a path for you. And you know what? Yung path na yan, talagang gusto niya yung ma-enjoy mo yung buhay mo. That you will enjoy it abundantly. Hindi tayo para maging KJ sa sinasabi, napaka-stricto naman ng Baptist, napaka-stricto naman ng Biblia. Hindi po, lahat po yan, ng mga rules po na yan, ginawa po yan, lahat po ng mga standards, nakaset po na yan. Bakit po? Para ma-enjoy po natin ang blessings, para ma-enjoy po natin ang Panginoon. Ang totoong Kristiyano nag-i-enjoy sa kabutihan. Ang totoong Kristiyano nag-i-enjoy po yan sa tamang lugar, sa tamang direksyon, sa tamang sitwasyon ng Panginoong Jesus. Alam niyo po, tignan niyo po ah, dito po sa last verse po ng chapter 3 sa Exodus po, sinabi ng Panginoong Jesus na hindi po pupunta or aalis ang mga Israelites sa Egypt ng empty-handed. Verse 21, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty, but every man, every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourneth in her house, jewels of silver and jewels of gold and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. So talagang sinabi ng Panginoon na hindi kayo aalis ng wala. Alam niyo po ba, sa pag-aaral po, yung mga Israelites umalis ng Egypt na punong-puno po sila ng mga jewels, ng mga ginto, ng mga silverwares. In fact, di na nga nila na ano yung mga pagkain nila doon, iwanan na nga po nila yung iba. Pero yung mga jewels po, yung mga gold, ang dami po nilang na dala from Egypt. Provision pa rin po ng Panginoon yun. Path pa rin yun ng Panginoon sa kanila. So hindi ka papabayaan ng Panginoon. Wala sa ating papabayaan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya kung ikaw pa rin, hindi pa rin buo ang pananampalataya mo sa Panginoon, kaya ka dumadaan sa ganyan, maybe because your faith is little. Your faith is weak. Kailangan mong tatagan ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kailangan mong lakihan ang pananampalataya mo sa Panginoon. Baka kaya hindi mo pa natatanggap yung mga heart's desires mo kasi hindi pa panahon. You just need to trust the Lord because He is our great I am. He is I am that I am. Dumating ang time ng Israel na nakalaya sila sa Egypt. Dinala sila sa wilderness, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon doon. Hanggang sa nakarating sila sa promised land, land flowing of a land full of milk and honey, 'di ba? Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At sa buhay natin ngayon, hindi tayo papabayaan ng Panginoong Jesus. He is our great I am. Wala po siyang katumbas. He has no equal. Wala po siyang katapusan. He has no end. Wala po siyang kamalian or kahinaan. He has no errors. He has no weaknesses. Kaya sana po, Kristiyano, nakatulong po sa atin itong mensahe po na ito. Na tignan natin ang Panginoon sa buhay natin, palakihin natin siya sa buhay natin. Kasi baka ang liit-liit ng trato mo sa Panginoon, baka ang liit-liit ng trato mo o tingin mo sa Panginoon, wala po siyang katumbas sa buhay po natin. Huwag po natin siya pagpalit sa ibang mga bagay, huwag po natin siya pagpalit sa mga kaibigan natin, huwag po natin siya pagpalit sa pamilya po natin, huwag po natin siya pagpalit sa trabaho po natin, huwag po natin siya pagpalit sa kahit ano pa pong bagay. Ang Panginoon po ay walang katumbas dapat. Siya po ang nasa priority. Siya po ang top one. Siya po ang nasa pinakatuktok dapat po ng ating pong buhay. Bakit po? Because He is our great I am. Yan po. Sana po, marami po tayo natutunan ngayon. Napakagandang pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, this will be His name forever and ever. At sana, yun ang ilagay natin sa sarili po natin na ito po ang pangalan ng Panginoon. He is our great I am. Jesus, you are my great I am. Na hindi ako kailangan mag-worries. All the great problems seem so small when I begin to think how great our God is. Diba? Kaya alala ko, ituloy yung kata na, my God is so big, so strong, and so mighty, there's nothing my God cannot do. Sabi niya po sa kay Jeremiah, is there anything too hard for God? So,
ang Panginoon po, dapat po ilagay po natin siya na pinakamalaki, sentro, pinakatuktok sa ating pong buhay. He is our great I am. So again po, salamat po sa lahat po ng nakinig po sa atin ngayong gabi, sa lahat po ng sumama, of course, sa ating pong mahal na Bishop, maraming salamat po sa privilege po na ako po ay makapag-share din po ng Word of God ngayong pong gabi na ito. Tayo po ay sagit na manalangin. Dear Father in Heaven, thank you, Panginoon, sa po natapos na feasting, naway Panginoon ay kami po ay pagpalain niyo po sa mensahe po ito. Sana po, Panginoon, ay naging encouragement po ito sa lahat po ng nakapakinig at maging ma-apply po namin, Panginoon, ang mensahe po ito sa aming pong mga buhay na kung may mga times na nandun kami sa distress, nandun po kami, Panginoon, sa worries, Panginoon, kung may mga time na nangihina kami, Panginoon, nadi-discourage kami, Panginoon, sa mga sakit na nalamdaman po namin, Panginoon, sana po kayo pa rin po ang aming lapitan. You are our great I am. Ilagay po namin, Panginoon, ikaw, Panginoon, sa sentro po ng aming mga buhay, na ikaw po ang aming pagtitiwalaan, Panginoon, at aasahan, Panginoon, at ang iyong kasagutan, Panginoon, ang aming pong aasamin, Panginoon. Hindi po sa ibang tao, hindi po sa ibang bagay, kundi ikaw po, Panginoon, aming pong pagtitiwalaan, hihilingan, Panginoon, magre-request, Panginoon, lalapitan, Panginoon, at mag-share po kami, Panginoon, sa inyo na ayon po mga kabigatan. Dahil alam po, Panginoon, kung meron pong mas nakakaintindi po sa amin, ikaw po yun, Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesus, Panginoon, ay dumaan din po sa mga pinagdaanan namin, and yet, He did not sin, Panginoon. So, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kung may mga may heart's desire, Panginoon, pakinggan niyo po sila at kalooban niyo nawa ang mangyari, Panginoon. Jesus name we pray, amen at amen. Ayan po, so salamat po ulit sa lahat po na nagstay sa atin ngayong gabi at nakinig po ngayon po sa message. Of course, salamat po kay Brother Sig na kasama ko po ngayon na tumulong po sa akin at kay Pastor Donald sa pag-support din po sa amin dito. At yon, tatakbo na po ako sa aking pong Bible study at maraming salamat. Have a great evening sa lahat po sa inyo.